Dapat ba tayong magsawa sa pagdulog, sa paghingi ng tulong mula sa Diyos? Huwag po. Dapat ba tayong mainip? Hindi rin. Ano raw ang dapat nating gawin? Ang sabi ng inyong narinig, mag-antay ka sa Panginoon, umasa ka sa Panginoon. Antayin niyo ang sagot ng Diyos. Kung ilang araw yan, kung ilang linggo, kung buwan, kung taon, antayin natin. Kung sa pag-aantay, diyan na tayo bumagsak, diyan na tayo malugmok, masabi niyo lang sa Kanya, Ama, hindi kita nakakalimutan. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko, sapagkat kaya ako ganito dahil sa iyo. Kilala kita, at sa huling yugto ng buhay ko, pagkatapos ng mga panahong bigay mo na ikaw ang naging una sa huling pagkakataon, bago ko matulog ng mahimbing, bago ko tuluyang ipikit ang aking mga mata, ikaw na rin ang magiging huli sa puso ko, sa damdamin ko, sa isipan ko. Ikaw ang huling makikilala ko. Alalahanin mo ako sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Sana ganito katindi ang ating pananalig sa Diyos. Nakikinig ang mga kabataan narito, kahit anong hirap ang inyong danasin, uunahin niyo ang Diyos pagka kayo ay nakikipagkapo. Kahit anong problema ang inyong nasasagupa, uunahin niyo ang Diyos pagka kayo malayo sa magulang, katulad ng mga naritong nagsisipag-aral. Kahit anong ligalig ang inyong pagdaanan at masagupa, kahit anong hirap ang inyong matikman o danasin, kahit ano ang bigat ng pagsubok na inyong kakaharapin, paglulusong na kayo sa pagpapamilya, unahin niyo ang Diyos. Masunod ang gusto niyo para mapabuti kayo at huwag kayong mapariwan. Ilingin natin sa Diyos yun sa pagkakataon ito. Nakikinig ang mga magulang. Masabi niyo sa Diyos, bago kayo umalis, alalahanin niya kayong lahat. Alalahanin niya ang buhay natin. Alalahanin niya ang inyong pamilya. Na sana, pagka natanong niya, na lubos ang ating tiwala at pananalig, huwag niya tayong pabayaan, mag-unat siya ng kamay at igawad niya ang kanyang masaganang pagpapala sa atin.